Justin Brownlee, tinawanan lang ang import ng TNT. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, Idol! Isa ang import ng TNT na si Hollis Jefferson sa pinaka-pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Alam naman natin lahat na noong naglaban ang TNT at Ginebra ay nagpakitang gilas ang player na ito na tila may gustong patunayan. Nakalaban lang naman kasi niya ang tinaguriang greatest import of all time ng PBA, kaya siguro gusto niyang patunayan sa lahat na isang magaling na player din siya at kayang-kaya niya makipagsabayan kahit kanino. Kung napanood niyo ang laban ng Ginebra kontra sa TNT, isang dominating performance talaga ang pinakita ni Hollis Jefferson at nanalo nga siya sa head-to-head matchup nila ni Justin Brownlee. Tumiskor siya ng 34 points at meron pa yung 11 rebounds, 4 assists at 4 steals, pero si Brownlee naman ay umiskor lang ng 27 points. Meron siyang 10 rebounds at 4 assists, hindi pa rin naman malayo kahit papaano. Pero ayon naman mismo kay Hollis Jefferson, magaling na player nga daw talaga si Brownlee. Mataas ang basketball IQ at ibang klase daw talaga maglaro. Pero sana daw ay malaman ng lahat na magaling din siya kagaya ni Brownlee. Sa sobrang taas ng self-confidence ng import na ito, sinabi niya na kahit iharap daw sa kanya ang NBA superstar na si LeBron James ay kayang-kaya daw talaga niya. Mukhang sobra talaga sa kumpiyansa ang import na ito. Sa naging interview naman ni JB, tinanong siya kung anong reaction niya sa sinabi ng import ng TNT. Tumawa lang siya at nagsitawanan lang sila habang ini-interview. Kailangan isipin ng mga ito na mas magaling at mas better sila kesa sa makakalaban nila. Ganun naman daw lagi ang sinasabi ng mga kalaban niya na mas better sila kesa sa kanya. Hindi na nakakapagtaka kung bakit mahal na mga fans itong si Justin Brownlee. Dahil maliban sa napakagaling niyang player, sobrang humble pa rin talaga niya kahit malayo na ang narating niya. Pero ang request at hinihiling ng lahat ng mga fans ay magharap ulit sina Justin Brownlee at Hollis Jefferson. Posible lang na mangyayari ito kung sakaling pareho silang makakaabot sa finals. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, Idol, ano ang masasabi mo sa sinabi ni Hollis Jefferson kay JB? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito naman tayo sa isa pa nating balita. Mabilis lang na update. Justin Baltazar magpapadraft na pa sa PBA. Well, kung inyong matatandaan ay magpapadraft na sana ang manlalarong ito noong nakaraan. Kaso nga lang hindi yun natuloy dahil sinubukan niya muna yung kanyang kapalaran sa Japan B-League. Yun nga lang hindi naging maganda at hindi naging smooth yung kanyang stint sa Japan matapos siyang mabigyan ng sobra talagang limitadong minuto. 13 minutes in 8 games niya sa Japan. Pero yun. Kaya naman dahil dyan ay nagdesisyon nga ang management ng kanyang kupunan na tuluyan na siyang pakawalan. At fast forward tayo, itong nakaraang Pebrero ay may oportunidad na naman sana siya sa Korea, sa KBL. Kaso nga lang nagkaroon naman ng ilang problema na nagdulot sa kanyang 2-year ban sa KBL. So ayun, very unfortunate talaga ang nangyari kay Baldi. Kaya naman may mga reports nga na kapag wala pa siyang natanggap na offer sa abroad, eh malamang sa malamang sumubok na ito sa PBA by next draft. Hanggang dito na lang mga idol, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Ingat at bye-bye!